Good morning, guys. I hope you have a happy day today. So, sa araw na ito, ang gagawin natin ay magto-troubleshoot. Lagi kasing naka-stoplight, oh, eh. Naka-brake light. Ngayon, di ko alam kung saan yung problema ng ating motor. Hahanapin ko kung saan yung pinaka-problema niya. Baka dito sa foot brake o kaya naman dito sa handbrake. So, uunahin muna natin yung foot brake. Ano? Titingnan natin kung ano yung problema sa ibaba. Kasi pag hindi natin ito inayos, upos, ang laman ng battery. Hindi mo magagamit si push start, si busina, kasi wala nang laman yung battery. Kasi yung busina at saka yung push start natin ay battery operated. So, kailangan natin ayusin. Let's go! So, tinanggal ko na yung upuan. Baklasin niyo po yung upuan kasi nandun sa ilalim yung socket ng brake light. At saka itong side cover sa right side ay tatanggalin din po natin. Kasi nandito yung switch ng foot brake. Ng ating foot brake light. So, ito po yung switch ng ating foot brake. Yan po yung ating tatanggalin ngayon sa araw na ito para tingnan natin. Kasi, laging nadudumihan yan. So, meron ng connection sa isa't isa. Kahit hindi mo na siya tapakan, umiilaw na siya kasi grounded. Meron na silang connection sa isa't isa because of tsak na may kalawang sa loob. Nakita nyo po, yan, lagi siyang nakailaw. So, tatanggalin muna natin yung socket dito sa foot brake. Pag namatay yung ilaw, it means ang may problema ang ating foot brake. Tanggalin muna natin, ano? Ayun, natanggalan natin. Ayun, no? Wala nang ilaw. So, nakita na natin yung problema. Ang may problema ay ang ating foot brake. Hindi itong handbrake na ito, no? Ayun, umiilaw siya sa handbrake. Pero sa foot brake, wala na siya. So, ang problema natin, foot brake. Ayan, ito yung may problema. Sa baba, hindi yan. Yung pinaka switch niya. Yan, yung hinahatak dyan, merong spring dyan sa loob. Anan dyan ang problema. Yan ang lilinisin natin kasi tiyak meron ng connection sa isa't isa. May kalawang na. So, tanggalin yung spring doon sa may foot brake na nakakapit. Yung nasa baba na yun. Yung nakalaylay. Tinanggalan natin. Tapos, next natin tatanggalin yan, yung cover na kulay itim na yan, yung hinahawakan ko na yan. Yan ang tatanggalin natin para makita natin yung loob. Gagamit po tayo ng matulis na bagay para sundutin yung naglalak dyan sa kulay itim.
Bali, madali lang yan. Susundutin nyo lang ng paunti-unti at itutulak nyo yung palabas. Matatanggal na po siya. Yan, konting sundot-sundot lang, tulak ng konti. Ayun, tanggal na siya. Ayun, nakita nyo, mayroong spring yan, may needle. Yung needle na yun, yung hinahatak ng spring ng foot brake. Tapos may spring, ayan. Yan, yan yung dulo niyan, yung may kalawang na yan. Yan ang nagkoconnect sa dalawang pins doon sa loob. Pin ang tawag doon. Pag nagdidikit yung dalawa, umiilaw siya. Para magkaroon siya ng ilaw. Para magdugtong sila at dumalo yung kuryente papunta sa ating brake light. Ayan, subukan yung kalasin niya. Kung sino pa hindi nakaka-experience, hindi nyo na kailangan dalhin pa sa mekaniko. Mahal ang labor ngayon ng mekaniko. Pag ganyan, to troubleshoot, ay singiling ka ng 180, 150, 200, ganyan lang. Tapos kahit hindi sira, sasabihin sa iyo, bili ka ng ganito, bili ka ng ganon, kasi gumagawa siya dun sa harapan ng tindahan para mabentahan sila. Eh samantalang, pwede naman natin ito DIY sa ating sarili, magagawa natin. Kasi lamang yung may alam, sabi nga. Hindi, hindi na ako magbabayad sa mekaniko. O nakatipid ako ng 150, ako na lang yung gagawa. Diba? Ganun lang yun. Yan, nakita nyo yan. Dalawang ano na yan. Ayan, yan. Dalawang connection na yan. Yan yung pinagsasama nung nasa gitna na yan. Pagka eh. Yan, yan. Pag tinapakan mo, pupunta dyan sa may marumi na yan. Actually, kukulang ang pinanlinis ko. Naging okay na yan eh. Ayan, yan. Kaya sila laging nakailaw kasi nagkoconnect na talaga yung dalawa. Kahit hindi mo tapakan. So yan ang nilinisan ko at saka yung dalawa na yun sa may baba na yun. Ganun lang kadali. Hindi pa ko inabutan ng ano, kalahating oras na ayos siya. Ilagay niyo yung plastic na nasa gitna ng kamay ko na yun. Yun. Sa gitna nung dalawang pin. Yan, unahin nyo muna yung needle na yun. Tapos, yung dalawang pins, makikita nyo naman yung position niya sa plastic. At nasa gitna yung plastic. At saka nyo, isulot dun sa bilog na yan na may needle. Yan, paganyan. Yan, ganyan ang position niyan. Ano po? Yan. Susuot nyo lang ng ganon. Yan. Tandaan nyo, yung plastic nasa gitna, tapos yung magkabilang pin nasa kabilang gilid, tapos isusuksok nyo ng ganyan sa pinaka-case niya. Yan, ganyan. Makikita nyo naman ang position bago nyo bakbakin yan. Makikita nyo yung position. Malalaman nyo rin kung paano ibabalik. Ayan, okay na yan. So, ibalik nyo po yung socket niya. Ayan, yung socket sa brake light sa hulihan, sa foot brake. Tapos, testingin nyo. Tingnan natin kung talagang ako yung ating gawa. Ayun, hindi na siya umiilaw. Nakabukas yung ating susi. Nakaswitch on yung ating ignition switch. Pero hindi na siya umiilaw. Ibig sabihin, good job. Good ang ating gawa. Ayan, nakikita nyo yung needle na yan. Babalik na natin yan sa ilalim. Yung spring. At ikakabit na natin doon sa foot brake. Ayan, ibabalik na po natin yung spring. Dali lang yan, ayan. Ganun ba yan? Baho. Natching pa ako. Excuse me po. Testingin nga natin. Diin na natin yung foot brake.
Ayun, good. Milaw siya. Ayun, umilaw siya, oh. Hindi ko lang naipapakita sa inyo yung pagdiin sa put brake. Ibig sabihin, good ang ating job. Good job. Ganun lang po kadali, mga kapatid.